kasublian sa relihiyon. Paghahayag ng mga katwira sa banal na kasulatan. Matalinong pagsagot sa bawat katanungan. Gabay sa pagtahak sa tunay na landas ng buhay. Suma sa inyo ang dating daan. At ngayon, narito ang kilala at mapanuring radio and TV evangelist, si Brother Eli Soriano sa Ang Dating Daan. Kapayapaan ng Panginoon, magandang gabi po sa ating mga suki, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa awa ng Diyos, tayo po'y muling sumasayang papawid ngayon live through the facilities of DCRH, ang pinakamalakas na himpila na radyo sa buong bansa. At ang pinakasikat na himpila na radyo. Ano? Kapatid na Diyos, ano? Opo. Ngayong gabi, gaya ng ating pong alam, meron tayong barkada rito. Una, ang kabarkada natin, yun ho ang aming pinakamaganda lalaki angkor, si kapatid na Jocel Marial. maganda talaga ang gabi ngayon, kapatid na Danny. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli kaming sumasa inyo sa ating pagtatanghal sa pangungunan ni Brother Eli Soriano. Samahan po ninyo kami hanggang mamayang ating gabi. Kapatid na Danny. Kami po'y muli nagpapasalamat at awanan din sa muli tayong magkakarinigan ngayon. Magandang gabi sa lahat ng ating mga tagasubaybay sa palatuntunan ito ng ating daan. Ito po sa pangungunan ni Brother Eli Soriano ay inaanyayan namin kayo hanggang alas 12 ng ating gabi. Kasama natin si Brother Eli. Magandang gabi po sa lahat ng ating mga tagapakinig, sa lahat po ng ating mga kaibigan na naka-tune in po ngayong gabi. Welcome po sa ating pong programang Dating Daan. At minsan pa po, kami po ay sama-sama maglilingkod sa inyo sa pangunguna po ni Brother Eli Soriano. At ngayon pong gabi, kasama po natin si Brother Soren Legaspi. Magandang gabi po sa inyo lahat. At ako'y natutuwa at niloob ng Diyos na mabuo ulit ang barkada ngayong gabi. At ang ating mga tagapakinig ay magkakaroon ulit ng pagkakataon na magtanong kay Brother Eli Soriano. Tumigil na siya. Matipid ako magsalita eh. Kasi Brad Dani yan eh. Introduction pa lang. Tayo patuloy kapatid na Joseph dahil binigyan kami rito ng program guide ng ating direktor, ano? And we have to stick strictly to this program guide. Kaya ngayong gabi, umpisa na agad natin. Ano ba ating ngayong ano, kapatid na Jocel? Ano ba ang ating topic ngayon? Noong pong nakaraan ay naiwan na natin natapos yung uod na Jacob at saka yung pong ibong mandaragit, kapatid na Eli. At ngayon po naman ay pagpapatuloy natin kung ano naman ang sinasabi tungkol sa anghel sa sikatan ng araw. Yan po, kapatid na Dani, kapatid na Eli, ang ating paksa. Dahil ito po'y patungkol naman doon sa kahilingan ng mga nagtatanong sa atin na talakayin daw itong mga titulo o kung ano man tawag dito na inaangkin ni Ginoong Manalo. Dito na tayo ngayon din sa anghel sa sikatan ng araw. Love Christ. To prove by all means possible under the sun what is the truth. Ano? Mm-hmm. And to fight against principalities and the forces of evil that may be instrumental in concealing the truth, yung mga nagtatago ng katotohanan sa mga tao, no? Mm-hmm. We are out to oppose them. At kaya kami, wala kaming personal na layunin sa kanino man. Kundi sabi nga ni San Pablo, ang ating pakikibaka doon sa, ano yan eh, kapatid na Soren eh, nandun sa 2 Corinthians chapter 10, verse 4. At palagay ko, magandang basahin mo sa Tagalog yan, kapatid na Soren. Papalitan ko tagabasa ko ngayon. Bakit no? Ayan, basahin natin yung 10, ba? Verse 4. Mainan naman yung para meron akong kaano eh. Sapagkat
ang mga sandata ng aming pakikipaglaban ay hindi ukol sa laman. Makita mo, hindi ukol sa laman. Eh anong nilalabanan ng mga Kristiyano? Kundi sa harapan ng Diyos ay may kapangyarihang gumiba ng mga kuta na siyang gumigiba ng mga maling haka at ng bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Ayon, ang ginigiba nila, bawat maling haka, mga bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kaya, kung meron man tayong ginigiba, it is not the person of anybody, kapatid na Joseph. Mm-hmm. Yun yung mga maling haka, yung mga maling aral, yung mga maling doktrina, yun ang nilalabanan. Isa rito, ang paniniwalang si Ginoong Manalo raw umano ay anghel. Umpisahan na natin ang pagbabasa. Ito'y ang pasugo, May 1976, sa pahina 26. Ang sabi ganito, sang-ayon sa hulay, nakita ni Juan, anghel ay nakiyat sa sikatan ng araw. May taglay na tatak ng Diyos na buhay, sa apat na anghel, ito ay sumigaw. Eto ah. Ngayon, dito sa bandang huli ng tula, mahaba kasi. Ang salitang anghel ayon sa Biblia, wastong kahulugan ay sugo ng Ama. Ayan. Ba? Wala naman binigay na sita. Malakas din naman ang loob nitong gumawa ng tulang ito na ang kahulugan daw ng anghel ay sugo. Wala naman talatang binigay. Sugong sa pag-akyat may tatak na dala, ito ang gawaing ginagampanan niya. Ang tatak na dalay Espiritu Santo. Sa pangakong mana, ito'y patutuo. Ang pagtatatak, pangangaral sa tao, kung sampalatayanan yung Ebanghelyo. Dako ng gawa'y sinabing malinaw, sikatan ng araw ang inaakyatan. Katuparan ito'y malayong silangan, bansang Pilipinas ang nasabing lugar. Ayan, nakapatid na eto ngayon. Eh, sino ba yon? Ah, eto. Katuparan ito'y pawang isinulat ng tatlong lalaking pawang manunulat. Sila'y si Isloson, Anderson at Boak. Aklat pang daigdig ang nagpapahayag. Aklat na pang daigdig, hindi na Biblia, eh, no? Yung sinulat na ni Anderson, Isloson, at saka ni Anderson at ni Boak. Eto. Pawang mga tangke ang nasabing karo, ang kabayo na may mga eroplano. Ginamit sa digmaan lahat ng ito sa unang digmaan na naging pangmundo. At ang sumiklab na ang unang digmaan, panahong ang sugoy dapat ng mangaral, bumangon ang sugong naging kasangkapan, Felix Y. Manalo ang kanyang pangalan. Natupad ang hula sa Apokalipsis, Kapitulo 7, Versikulo 2-3. Kaya nararapat na tayo magtiis ng ating marating ang pangakong langit. Aba, papunta pala sa langit yung paniniwalang si Manalo Angel na yun, ano kapatid na... Eto ngayon, sa isa pang pasugo, Who Are Called Angels, pasugo May, June 1983, sa pahina 18, eto ang sinasabi nito. The angel mentioned in the book of Revelation 7:2-3 is God's messenger from the east who has the function of sealing the servants of God. That is why the interlinear translation from the Greek text according to Dr. G.J. Griesbach renders the same verse this way. And I saw another messenger rising up from a rising of sun. Ayan. Eh, sino raw ito? In short, to say, the late brother Felix Y. Manalo is the angel mentioned, referred to in Revelation 7:2-3. Is simply to say, in effect, he is God's messenger sent to preach the unadulterated words of God. Ayan. Therefore, they categorically claim that really it was Mr. Felix Manalo, the late Mr. Felix Manalo, ang tinutukoy na yung ang anghel daw na
sikatan ng araw. Sa sikatan ng araw, sa 7:23 ng Apokalipsis, ipinaliwanag pa nila rin yung digma, yung dawang gera, mm-hmm. at yung gera raw na yung ginamita ng mga tangke, at may eroplano pa. Pinakahulugan nila yung tangke at eroplano, eh, karo. Yun yung mga karo na sinasabi doon sa Jeremias, ano? At meron pa rito yung... binabasa ko rito ito sa ano eh, yung intula. Wala rito yung apat na anghel eh. Ha? Yung bang apat na anghel, ang pakahulugan naman nila, yung the big four. Mm-hmm. Kapatid na... ano? Dito sa isang pasugo, nandito, the big four daw yon. Ang apat na anghel na pumipigil sa hangin ay ang pinuno ng bansa. Na ito yung mga sugo rin o mga anghel, ayon sa 1 Pedro 2:13-14. At ang apat na pinuno ng bansa na kumakatawan sa pagpigil ng digmaang sumiklab. Noong 1914 ay sina Lloyd George ng Gran Bretaña, Clemenceau ng Pransya, Orlando ng Italia at Wilson ng Amerika. Sila'y lalong kilala sa tawag na The Big Four, World History, page 494. Tignan mo, meron ka mapapansin dito sa ginagawang pagpapaliwanag ng mga iglesia ni Cristo, kapatid na Joseph. Mm-hmm. Ano po yan? Napansin mo? Mm-hmm. Ang kanilang paliwanag hindi sa Biblia lang gagaling. Lang gagaling sa World History. Yung salitang angel messenger galing sa dictionary. Tapos yun namang, yung Far East namang galing doon sa World History, ni Sloson, ni Bowak at ni Anderson. Mm-hmm. Dito sa ba, puntong ito kapatid na Joseph, dito ko tinatawagan ng pansin ng ating mga kababayan. Mag-aral tayo. Wala tayong layong masama. No offense to anybody. Alamin lang natin sa Biblia kung sino itong anghel sa 7:23 ng Apokalipsis. At talaga ko panahon na ni kapatid na Willie para magbasa. Mm-hmm. Apokalipsis 7:1 hanggang 3. At pagkatapos nito ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Ayan, ang nasa Biblia kasi, meron siyang nakita ang apat na anghel. Opo. Ngayong apat na anghel, may kasalukuyan ng kinagawa. Mm-hmm. At ang kasalukuyan ginagawa, pinipigil ang apat na hangin ng lupa. Upang walang hangin na humihip sa lupa, sa dagat, o sa anumang punong kahoy. Therefore, nung makita yung apat na anghel, kapatid na Willie, ano? Apo. Meron ng hangin na pinipigil. Existing na po. Existing na. Okay. At yung apat, sabay-sabay na nandun. Nakatayo. Nandun na, nakatayo na. Pumipigil na eh. Uh-huh. Eh, hindi ito yung the big four as the Iglesia ni Cristo claimed. Bakit po? Ba, hindi naman sila nabuo sa isang panahon eh. Uh-huh. Ha? Hindi sila sa isang, di ba yung assignment mo, na hindi sila nabuo sa isang panahon? Mm-hmm. Hmm? Ha? Hindi mo dyan makikita yan sa pasugo, hindi nila sasabihin yan dyan eh. Ha? Hindi nila sasabihin, mabubuko yung paliwanag nila eh. Na itong apat na anghel na ito, na sinasabi nilang the big four, hindi applicable sa the big four ito. Sa dahil lang. Ha? Because, nung mabuo yung Big Four, tapos na ang 1914. In fact, the latest member of the Big Four, ang alam ko, sa ayon sa aking pagkatanda na sinabi ko nga ay kanyang hanapin, in 1918. 1918. Yung huling member po ng Big Four. Pumasok yung isa sa Big Four. Therefore, they are not there in the 1914 war. Uh-huh. Hindi sila sabay-sabay na nandun. Whereas, sa Biblia, itong apat, sabay-sabay na nandun na nga at may pinipigil na nga apat na hangin ng lupa. Ang tandaan nyo, mga kababayan, ang pinipigil, apat na hangin. Eh, pag ipinaliwanag ng Iglesia ni Cristo kung alin yung hangin, yun daw hangin ay ang digma at ang binabasa yung Jeremias. Ito ang nandito sa kanilang
ikaw nandito sa kanilang ano? Sa kanilang pasugo. Na ang hangin tinutukoy ay Jeremias 4:11 hanggang 13. Ano? Opo. At basahin na nga natin, kapatid na William, para... Ganito po ang nakasulat. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan. Ano yung hangin diyan, kapatid na Willie? Ang sabi po, isa. Isa lang? Opo. Eh, tatandaan mo, yung nabasa dun sa Apokalipsis, apat. Apat nga po. Kaya nung hinahanap ko yan kay Kabularan, kasabi-sabi ba naman, Soriano, yung tatlong hinahanap mo, nasa kukote mo. Ayun ba eh? Tama ba ang sagot yun? Kaya ang nasa Biblia eh, apat. Apat. Ang ipinaliwanag ni Mr. Manalo, isang hangin ng Jeremias. Eh, kailiwanag, isa lang yung hangin na yan eh. Ulitin apat mo, kapatid na Willie. Sa panahong yaon, ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem, isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan, hindi upang sumimoy o maglinis man. Hindi pala naman ito ordinaryong hangin eh. Kasi yung ordinaryong hangin, sumisimoy yon at pagsimoy nun, nakapaglilinis yun eh. Mm-hmm. But to the contrary, itong hangin na to, hindi para sumimo, hindi para magpapresko. Mainit ito, kapatid na Josel eh. Opo. The contrary of the natural air. Uh-huh. At ito hindi maglilinis, magkakalat ito. Ang hangin na ito, kapatid na Josel. Uh-huh. Eh alin yan? Tuloy natin ang basa. Isang malakas na hangin na mula sa mga ito ay darating sa akin. Ngayon, magsasalita naman ako ng mga kahatulan laban sa kanila. Ayun. Tuloy. Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap. Ito palang hangin na ito eh. Kung sumagupa, parang ulap, talagang ano. Diretso ito, dala-dala ng malakas na hangin eh, no? Apo. Sasagupang parang ulap. Tapos? At ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang mga karo magiging parang ipo-ipo. Tutuli na ibig sabihin, ano? Mm-hmm. Kapatid na... Ha? Mm-hmm. Eh, kung pakahulugan nila itong karo, eto sabi nun sa tula eh. Sabi, eto yun. Ang hanging na sabi, may mga karo, na ang katulad nito'y ipo-ipo. Mayroon din kasama ng mga kabayo, pawang lumilipad ko ito'y tumakbo. Pawang mga tangke ang nasabing karo. Ang kabayo na may mga eroplano. Kaya yun ang kanilang pakahulugan, ano? Pero titignan natin, ulitin mo nga yung party na yun, kapatid na Willie. Narito, siya'y sasagupang parang mga ulap. At ang kanyang mga karo ay magiging parang ipo-ipo. Ang kanyang mga kabayo ay lalong matulin kaysa mga agila. Saba natin, sapagat tayo'y nangapahamak. Ayun, sa mga tweet, yung hangin na yan, kapahamakan ng daladala niya, kapatid na Willie, ano? Kapatid na Sorry, susubaybayan mo ba? Opo. Itong hangin, pag-strike nito, ang dala nito, kapahamakan. Destruction. Destruction. Mm-hmm. Sa aba natin, sapagkat tayo napahamak. Eh, ano ba yung hangin na yan? Na may daladalang karo at may daladala pang kabayo? Ha? Kabayo, ha? Ang daladala, kabayo. At may karo. Yang hangin na yan. Anong hangin yan? Tuloy natin ang basa. Sa 19, ang hirap ko, ang hirap ko. Ako'y nagdaramdam sa aking puso. Ang dibdib ko'y kakabakaba. Hindi ako matahimik sapagat iyong narinig o kaluluwa ko ang tunog ng bakakak, ang hudyat ng pakikipagdigma. O, tayo, digma nga pala yan. Pero sa kasamaang palad, na misinterpret ito ng mga kaibigang Iglesia ni Cristo. Bakit po? Bakit? Abi kasabi-sabi, ito raw digma noong 1914. Ha? Mm-hmm. 1914 raw ito nangyari. At ito, eh nangyari sa isang global scope. Ito'y World War I eh, yung 1914 na World War I, ano? Mm-hmm. Yun ang pakahulugan ni Mr. Manalo tungkol dito sa hangin na pinipigil ng apat na anghel sa Apokalipsis.
Pero if we're going to read the verses slowly, mm-hmm. ha, and scrutinize it, makikita mong malina agad ang pakahulugan dyan ni Mr. Manalo eh. Kasi ang hangin na yan, kung umpisaan muli sa 11, basa tayo. Pakinggan nyo ha. Sa panahong yaon ay sasabihin sa bayang ito. Saan? At sa Jerusalem. Kita mo, sa Jerusalem pala yun eh. Sa bayang Israel, sa Jerusalem. Mm-hmm. Eh anong nga sabihin sa bayang Israel at sa Jerusalem? Isang mainit na hangin na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan. Kita mo, dumating sa anak ng bayan ng Diyos sa Israel. Yay, gera na magaganap sa Israel. At yan, ang Israel hindi manggegera. Uh-huh. Silang gegerahin dyan. Isang mainit na hangin ay dumating sa anak ng aking bayan. Yung hangin is symbolism of a war. Mm-hmm. Ayon doon sa chapter 4 verse 19. Apa. Dyan din sa talatang, sa mga talata yan, ano? Apa. Dadating ito sa mga anak ng aking bayan. Sa bayan ng Diyos sa Israel ito dadating eh. Yung 1914, hindi sa Israel dumating yan. It befell the whole world. Kaya nga ang tawag doon, World War I. Samantalang itong particular na ginagamit nilang talata sa kanilang mga pasugot, eto ng lalaki, yun daw hangin na yon ang sinasabi sa 4:11 ni Jeremias. It cannot be the war in 1914. It is a local war that will come to the inhabitants of Israel and especially to in Jerusalem. Mm-hmm. At itong digmang ito, kapatid na Joseph, ano? Opo. Kung atin lamang pag-aaralan itong hangin na ito na digmang tinutukoy doon sa 4:11 ng Jeremias, mm-hmm. na dadating sa Jerusalem, ito, bago pa dumating, hinulaan na ito ng Biblia. Uh-huh. Kaya hindi ka po pwedeng maligaw dito kung sasaliksikin mo eh. Sige, tingnan mo, kapatid na Soren, ha? Saan ito? Itong dadating sa Jerusalem na ito, kailan ito? Hinulaan na ito. Pakinggan nyo, basahin natin sa aklat ni Propeta Daniel. Ito po'y nasa 9:2. Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta. Teka muna, medyo masalimuot ito, kapatid na Joseph. Uh-huh. Please pay attention, mga giliw na taga-subaybay sa buong Pilipinas, ano? Ito palang sinasabi ni Daniel na ito, na naunawa niya ang bilang ng mga taon na sinasabi ng Panginoon sa pamamagitan ng wika ni Jeremias na propeta. Mm-hmm. Meron Dawit ditong isa pang propeta, ano? Sasangguniin din natin ito later on. Pero ituloy muna natin ang sinasabi ni Propeta Daniel na naunawaan niya ang bilang ng mga taon na sinasabi ni Jeremias na propeta. Dito, appliedly, nauna sa pagkapropeta si Jeremias bago si Propeta Daniel. Apa. Ano? Apa. Kaya, reliant lang yung kanyang sinasabing prophecy makukonfirmo sa prophecy rin ni Prophet Jeremiah. Mm-hmm. Ano yan? Anong prophecy yan? Tungkol saan yan? Nang unang taon ng kanyang paghahari, akong si Daniel ay nakaunawa sa pamamagitan ng mga aklat ng bilang ng mga taon na sinalita ng Panginoon kay Jeremias na propeta. Tungkol? Dahil sa pagkaganap nang pagkasira ng Jerusalem, 70 taon. Ayun. Meron palang hulang masisira ang Jerusalem. Hmm. Ano? Na itong sinasabi niyang hulang ito, naunawaan ko yung taon kung kailan mangyayari ito. Ito'y mangyayari anyo 60. Ha? Hindi ito mangyayari ng 1914. Ang layo, no? That is a difference of 1,800 years. Something. 1,800 years. Ang kwenta ni Manalo may paltos na 1,800 taong mahigit dun sa kwenta ni Propeta Daniel. Na naunawa ko ito, yung sinasabi ni Jeremias na pagkawasak ng Jerusalem. Eh, kailan ba mawawasak ang Jerusalem? De, puntahan natin si Jeremias. Di ba ano, kapatid na Willie? Mm-hmm. De, balikan natin si Jeremias kung kailan mawawasak ang Jerusalem. Sa panahong yaon, ay sasabihin sa bayang ito at sa Jerusalem. Ano yon? Isang mainit na hangin
na mula sa mga luwal na kaitaasan sa ilang ay dumating sa anak ng aking bayan. Ayun, yun pala yung sinasabi ni Propeta Daniel, na yung pagkawasak ng Jerusalem, may dadating na mainit na hangin, ano? Apo. At yun nga yung digma sa dyan sa 4:19 ni Jeremias. Apo. Kaya yung digma, yung hangin na tinutukoy, digma yon. Dadating sa Jerusalem ayon sa hula ni Propeta Jeremias. Mm-hmm. Na ang ayon naman sa hula ni Propeta Daniel, dadating yon 70 AD. Ano? De, hindi 1914 yung digma na yan. Ginagamit nila yung talata na yan, eto. Sa pasubo, yun daw, ano, reka, tinutukoy na hangin sa helen niya, reka 4:11 hanggang 13:19, yun reka ang digma. O, digma pala. Eh, anong digma? Digma sa Jerusalem. Ha? Hindi digma yun sa Pilipinas o sa buong mundo. Ito'y darating sa anak ng aking bayan, sa Jerusalem, sabi ng Diyos. Eh, kailan dadating? Ano si Tenta? Mm-hmm. Ang katunayan, nang yan ay sabihin ni Jesus. Kasi hinulaan din niya ni Jesus. Remember, ang year 70 AD is a little short of the time of Jesus. Yung time of Jesus is a little short to year 70 AD. Nangaral kasi si Jesus Christ 30 to 33 AD. Ano? Mm-hmm. Therefore, he is 37 years away from 70 AD. Kaya meron ding hula si Kristo tungkol dyan sa darating na digma na yan sa Jerusalem. Pakinggan nyo sa Mateo 24. Ito po'y nasa 24:15. Ganito po ang nakasulat. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na pagkasira. Ah, may darating na kasuklam-suklam na pagkasira. Teka muna, alin ba masisira na tinatawag ni Kristo kasuklam-suklam na pagkasira? Nagtanong kasi sa kanyang mga apostol, 24, umpisahan natin sa 1. At lumabas si Jesus sa templo at payaon sa kanyang lakad. At nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Anong sabi ni Jesus nung ipamalas sa kanya ng mga alagad yung gusali ng templo? Tatapos siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, hindi ba ganinyo nakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak. Ba, meron palang mangyayaring pagkawasak sa templo. Biro mo yung templo mismo na binubuo ng mga bato, walang isang bato na maiiwan sa ibabaw ng kapwa bato na hindi babagsak. It means a total destruction of the temple in Jerusalem. So sacred a thing, eh masisira. Isang napakabanal na edificio sa Jerusalem, mahuwasak, na walang matitira. To the ground masisira, walang batong nakaibabaw sa isang batong hindi mababagsak. Kaya ang tawag ni Jesus, ito'y kasuklam-suklam na pagkasira. Eh alin ito? Batuloy natin sa 15. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na pagkasira na sinalita sa pamagitan ng Propeta Daniel. Nakita mo, hindi magkakadugtong yung prophecy nila, no? Pag nakita nyo na ikayong kasuklam-suklam na pagkasira na sinalita sa pamamagitan ng Propeta Daniel ay na natatayo sa dakong banal ay unawain ng bumabasa. Ayun, meron palang darating na pagkasira sa dakong banal at walang ibang dakong banal sa Jerusalem kundi yung templo sa Jerusalem. Mawawasak pala yun. At ang edad ng ang petsa ng pagkawasak ay sinabi na ni Propeta Daniel. Kaya sabi ni Jesus, pag narikita nyo na ito, tingnan nyo kay Propeta Daniel. Unawain nyo kay Propeta Daniel. Maunawaan mo naman kay Propeta Daniel, sinabi naman niya, magaganap ito, 70. Year 70. Mm-hmm. At natupad ito. Kahit basahin mo ang history of the Roman Empire, it was in 70 AD when General Titus of the Roman Army ay sumalakay sa Jerusalem at winasak ang templo ng Diyos sa Jerusalem. General Tito. Naganap ito sa kasaysayan, maging sa kasaysayan ng Roma. At ito'y nasa Biblia. At ang pagtatakahan mo, naganap ito at the exact date na sinabi ni Daniel, ni Jeremias, at ni Kristo. Mm-hmm. Para ito, sabihin ni Manalo ngayon, ito'y digma noong 1914. Malaking ka-impertinentihan yan. Ha? Alayo. Eh, ginagamit nila yung 4:11, hindi nila tinitiyak kung kaninong mangyayari digma. Digma sa anak ng aking bayan. Aha. Hindi sa Pilipinas dadating yun, ha? Doon sa bayan ng Diyos Jerusalem yun.
At tinan ninyo, mga kababayan, magsuri kayo. Basahin nyo ang sitas namin sinasabi. At kung hindi totoo, putulan nyo kami ng leeg. Mm-hmm. Ha? Kiliwanag eh. Magkaka-harmonious yung hula eh. Hinulaan ni Daniel, hinulaan ni Jeremias, at pagkatapos eh, hinulaan din ni Kristo. Sila lahat nagkaisa-isa. Na ito'y dadating sa Jerusalem, isang mainit na hangin, ito'y ang digma ng Anyo Sitenta. Ade. Kasi nagkaroon din ang digma ng Anyo Sitenta, B.C. Hmm. Eh ito'y digma ng Anyo Sitenta, Ade, Anyo Domini. O, naganap ito? Hindi. Naganap ito. Kahit basahin ng History of the Roman Empire, nandun yan. Ngayon, ano ibig ko sabihin? Titi ko lang na ito'y hindi digma ng 1940. Hmm. Kaya sa panahong ito, o sa puntong ito, palpak ang paliwanag ni Ginoong Manalo. Doon pa lang, ha? Oh, doon pa lang, ha? Which belies na yung kanilang claim na si Ginoong Manalo Roy, sugo. Opo. Hindi sugo yun. Paano naging sugo yung mali ang paliwanag? Okay. Ha? Kung sinugo kasi ka ng Diyos, nagkakaintindihan kayo ng Diyos. Okay. Eh, meron mo naman sinugo ng Diyos na wala silang komunikasyon, hindi sila nagkaintindihan. Ang naipaliwanag ko Diyos ay 14, eh, 70 pa na yan. Eh, pagpasensyahan mo na ako, hindi pwede yun. Paltos. Palpak yun. Kailiwanag na ebidensya. At sila mismo... Excuse me. Sila mismo ang bumabanggit dito na yung daw hangin na tinutukoy, yung nasa Jeremias 4:11. Eh yung 4:11 ng Jeremias, hangin dadating sa Jerusalem. Hmm. Hindi naman sa Pilipinas eh. Eh tinan mo ka-impertinente ang paliwanag yun. Eto, pasugo. At ang nakakaano pa rin ikaw, kapatid na Diyos, Elan. May tanki pa. Naka-drawing ba? Naka-litrato? Ay oo, eh. Ito nga ang kadilang pakahulugan eh. Katuparan ito'y pawang isinulat ng tatlong lalaking pawang manunulat. Sila'y si Iflosson, Anderson at Bowak. Aklat pandegdig ang nagpapahayag. Hindi na Biblia, no? Uh-huh. Ha? Ano yun? Yung old history. Anong sabi? Pawang mga tangke ang nasabing karo. Yun daw karo sa digma ng sa Jeremias 4:11. Tangke raw yun. Uh-huh. Ang kabayo na may mga eroplano. Paano nagsya eroplano? Wala pa namang eroplano nung year 78.